Pangitain ng isang bulag na manghuhula sa 2024 ang kakaibang kwento tungkol kay Baba Vanga, isang kilalang manghuhula mula sa Bulgaria. Isang babaeng bulag pero nakakakita ng hinaharap at siya ay itinuturing na modernong Nostradamus dahil sa kanyang mga prediksyon na tila hinulaan na ang mga pangyayaring darating. Paano niya kaya ito nahulaan? At ano ang iba't ibang hula ni Baba Vanga para sa taong 2024? Yan ang ating aalamin. Pang-anim, the solar activity. Sa kabila ng kanyang pagkamatay noong 1996, marami sa kanyang mga hula ang patuloy na bumabalot sa ating kasalukuyang panahon. Isa sa mga hula niya ay ang pagdami ng solar activity na maaaring magdulot ng matinding epekto sa ating planeta. Sa katunayan, nitong Agosto ng 2023, iniulat ng NASA ang pagkakadiskubre ng isang malaking sunspot na maaaring magdulot ng solar flares at coronal mass ejections ng solar plasma. Ito ay maaaring magdulot ng matinding kaguluhan sa ating power grids at iba pang imprastruktura. Ang ideya na maaaring magkaroon tayo ng malupit na pag-atake mula sa araw ay hindi lamang nagdudulot ng takot, kundi nagbubukas ng ating kamalayan sa kahalagahan ng kaligtasan ng ating planeta laban sa mga natural na panganib. Ang solar flares ay hindi bagong konsepto, subalit ang kanyang hula ay nagdudulot ng agam-agam sapagkat ito ay nagpapakita ng kakayahan ng kalikasan na magdulot ng malawakang pinsala sa ating modernong teknolohiya. Ang epekto ng solar flares sa mga satellite, power grids at iba't ibang teknolohikal na infrastruktura ay maaaring magkaroon ng malubhang consequence sa ating pang-araw-araw na buhay. Panglima, the orbit alteration. Ayon kay Baba Vanga, isa sa mga hula niya ay ang orbit alteration. Ito ay isang posibleng pagbabago sa orbit ng ating mundo. Ito ay isang hindi pangkaraniwang pangyayari na maaaring magdulot ng malalaking epekto sa ating kalikasan. Pwedeng magdulot ito ng pagbabago sa klima, pagtaas ng antas ng radiation, at kaguluhan na hindi natin kayang pigilin. Ang orbit alteration ay maaaring magdulot ng seryosong pagbabago sa ating klima, ang pagkakaroon ng iba't ibang distansya mula sa araw, at ang pagbabago sa oras ng pag-ikot ng Earth ay maaaring magresulta sa malawakang pagbabago sa temperatura, pag-ulan, at iba pang natural na fenomenon. Ito rin ay maaaring magkaroon ng epekto sa ating ecosystem at biodiversity. Ang mga hayop, halaman at iba pang uri ng buhay sa lupa ay nakasalalay sa regular na takbo ng ating planetang tirahan. Kung ito ay magbabago, maaaring magkaroon ng malawakang paglisa ng mga species at pagkasira ng natural na habitats. Ito rin ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa mga tao, lalo na sa mga komunidad na nakasalalay sa agrikultura at pangingisda para sa kanilang kabuhayan. Pang-apat, ang pagkalat ng bioweapon. Isa pang nakakatakot na hula ay ang tungkol sa isang big country na nagsasagawa ng biological weapons tests o attacks. Isang pangyayaring nagdudulot ng takot at kaba sa karamihan. Sa kasalukuyang mundo, ang biological weapons ay itinuturing na mga kasalanang kalakip ng pandaigdigang komunidad. Ang hula ni Baba Vanga ay nagbibigay diin sa kakaibang panganib na maaaring magmula sa isang malalaking bansa. Ang pagsabog ng ganitong uri ng armas ay magdudulot ng hindi kapanipaniwala at malupit na epekto sa sangkatauhan. Sa kanyang mga salita, ito ay isang pangyayari na maaaring magbukas ng isang bagong kabanata ng takot at kaguluhan sa mundo. Pangatlo, ang pag-usad sa quantum computing. Sa hulang ito, tayo ay inilalagay sa harap ng isang tanong na labis na nakakapagtaka, ang quantum computing. Sa kanyang hula, ay muling nagbubukas ng pintuan patungo sa isang bagong dimensyon ng kaalaman. Ito ay hindi lamang isang teknikal na pag-unlad, kundi isang pagyakap sa mga hindi inaasahang kaganapan na maaaring mangyari sa hinaharap. Ang quantum computing ay hindi lamang magdadala ng mas mabilis at mas epektibong paraan ng pagsusolve ng mga problema, kundi maaaring magdulot din ito ng malawakang pagbabago sa mga industriya,
tulad ng medisina, agham at teknolohiya. Ang pag-unlad nito ay nagdadala ng potensyal na baguhin ang ating konsepto tungkol sa kung ano ang maaaring gawin ng teknolohiya. Imbis na masilayan lamang ang future sa sci-fi movies, tayo ay tila nasa punto na ng kasaysayan kung saan ito ay maaaring maging bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Quantum computing ay nagdadala ng pangako na mga pag-usbong na hindi natin naiisip noon. Maaaring ito na ang magiging susi sa mga sagot ng mga suliraning kinasasadlakan natin ngayon. Pangalawa, ang pagdating ng mga designer humans. May isa pang hula na talaga namang nakakatakot. Ito ay ang advent ng designer humans. Ang ideyang ito ay nagpapakita ng mga tao na gawa at ipinanganak sa mga laboratorio. Isang madilim at distopikong hinaharap na mahirap isipin na mangyayari sa darating na panahon. Ngunit sa mundo ng genetic testing, IVF at childbirth, hindi malayong mangyari ang mga hindi inaasahang pagbabago. Ito ay hindi lamang isang bagay na nakakakilabot, kundi isang konsepto na nagtutulak sa atin upang pag-isipan ang kakaibang kinabukasan ng tao. Sa kanyang paningin, maaaring magkaroon tayo ng kakayahan na manipulahin ang genetic makeup ng isang tao bago pa siya ipanganak. Ito ay nagdudulot ng mga tanong tungkol sa moralidad, etika, at kung paano natin gagamitin ang teknolohiyang ito para sa kapakinabangan ng sangkatauhan. At ang una, pag-usbong ng medisina. Ang isang magandang balita, ayon kay Baba Vanga, ito ay ang hula na ang kanyang mga propesiya ay magdadala ng lunas sa cancer. Kung ito man ay mangyayari sa 2024, ito ay isang malaking tagumpay para sa kalusugan ng tao. Ang kanyang pangarap para sa isang mundo na malaya sa sakit na ito ay nagbibigay pag-asa sa maraming tao na ngayon ay nakikipaglaban dito. Sa patuloy na pag-usbong ng medisina at pagsusulong ng mga medical research, hindi na ito isang pangarap na malayong mangyari. Ang dami ng pag-aaral at clinical trials na nagaganap sa buong mundo ay nagdadala ng ilaw sa dulo ng madilim na tunnel para sa mga taong may sakit na ito. Hindi man natin lubos na maunawaan pa ang mga prediksyon ni Baba Vanga ngayon, ang kanyang hula ay posibleng babala at paalala sa posibleng magandang kinabukasan o masamang kapalaran. Ang hula ay mananatiling hula, nasa sa atin pa rin kung ating paniniwalaan. Lalo na kung ang hula ay galing sa tao lang din. Posible din itong maging gabay lamang tungo sa hinaharap upang magkaroon ng posibleng pagbabago sa ating kapalaran. At sa pagtingin natin sa hinaharap, huwag nating kalimutan ang kasalukuyan, ang pagtutok natin sa pamahalaan, pagkakaisa at pag-unlad. Tayo nagbibigay daan sa pag-usbong ng isang mas makatarungan at mas maganda nating mundo. Ang mga hula ni Baba Vanga para sa taong 2024 ay naglalaman ng mga misteryosong pahiwatig tungkol sa hinaharap. Bagamat ang mga pahayag ay kreptiko at hindi malinaw, maaaring magbigay ito ng babala at pagiging handa. Mangyari man o hindi ang mga hulang ito, isa lang ang dapat nating paniwalaan at kilalanin. Ito ay ang nag-iisa nating kataas-taasang Diyos. Sa pagtatapos ng 2023, anong gusto mong iwan sa taong ito? At ano ang mga palagay mo na mangyayari sa taong 2024? Ikomento mo naman ito sa ibaba, pakilike ang video, ishare mo na rin sa iba. Salamat at God bless!